Kamusta mga kaubayan? Ayos, tapos na yung linggo natin. Sa Biyernes na, uwi na naman! Yahoo! So, ang ganda ng araw ah. Biyernes. Pero nakalagay sa forecast, maulan. Friday, Saturday, Sunday, medyo hindi magandang weather dito ngayon. Well, anyway, mga kabayan, no? Meron kasi nag-message. Meron kasi nag-message sa atin sa Facebook. Sabi niya sa akin, kabayan, bakit hindi mo gamitin yung Batanggenyo accent mo kapag nagbablog ka? Baka mamaya daw, dumami yung subscribers natin. Wow! Wow! So, sasagutin ko yon. Kasi ano eh, pipili lang tayo ng magandang topic para ano. Gusto ko rin talagang gamitin yon. Kaya lang medyo, alam yun ah, medyo mahiyay pa ako. Aww. So, well anyway, gagawin natin yon. So, gagawin natin yung request ng isang subscriber natin. Okay, so ano lang ano, meron lang kasi nag-message din ulit sa akin. Sabi niya, kabayan, mahirap ba magkaroon ng sasakyan dyan sa Australia? Siguro dahil hindi ko alam kung paparating pa lang siya o nandito na. Kasi alam niyo guys, kung pag nakarating kayo rito, hindi naman ibig sabihin kailangan niyo agad bumili ng sasakyan. Hindi naman kailangan agad brand new, no? So sa akin, kung ang tatanong nyo sa akin is importante ba at saka hindi, ang sagot ko, importante, lalo na kapag ano, bagong dating lang kayo. So kailangan mo yun, kahit man lang mumurahin lang, at least alam mo yun, nag-umpisa ka pa lang naman, so okay lang yun na bumili ka muna ng pansamantalang sakyan, and then kapag okay ka na sa sweldo mo o ano man, edi tsaka ka mag-upgrade. So siyempre kailangan pumili ka rin ng mga maayos na hindi naman yung magbibigay sa'yo ng todo sakit ng ulo. So pangit din naman yun. Siguro mga kahit 1,000 nga lang may maayos ng second hand eh. Kasi hindi naman ganun ka kalubak dito sa Australia eh. Alam mo, so siyempre kailangan ingat pa rin sa pagpili. So mas maganda kung modelo na konti pero on budget ka naman at pasok naman sa budget, okay din yun, okay yun. So walang problema doon. Kasi dumaan ako sa ganyang kababayan eh, ano? Kailangan mo lang talagang maging matyaga sa paghahanap ng sasakyan. Hindi pa pwede yung porke nakita mo lang na mura to, yun na kagad. So pag-aaralan mo rin, kasi baka mamaya nakuha mong sasakyan na $2,500 eh mag-end up ka sa sakit ng ulo. So huwag naman ganun. So kailangan medyo maayos pa rin. Maraming options dito para makapili ka ng sasakyan. So yun, tulad isa na yung FB marketplace. Dito kasi may Gumtree, kung tawagin dito Gumtree, nagbebenta rin sila sa Australia kasi meron ditong site, kung tawagin Gumtree nga, no? Doon everything binibenta from clothing, furniture, bahay, services, ayan, mga sasakyan. So marami kapag pipilian. Meron ko namang kakilala na pwede tumulong sa'yo, okay din yun. Mas maganda yun. Ina-advise ko rin yun na humingi kayo ng tulong sa kakilala nyo na meron kayong idea kung paano pumili ng second hand sasakyan. Diba? So mahirap kasi susugal ka ng 5,000 tapos hindi mo naman gusto. So alam mo yun, mas mabuti na yung alam mo at may kasama ka.
Pero hindi ka maloko. Dapat lang talaga maingat ka. Kasi pera pa rin yun. At the end of the day, kahit pasabihin mo na 5,000 o 2,500 o 3,000 man yan, at hindi ka happy, puro sakit ng ulo yung maabuti mo. Sayang naman. So, kung ang tanong ay kailangan ba talaga sasakyan dito sa Australia, sagot ko dun, oo. Kailangan mo yung sasakyan dito. Kasi hindi uso dito yung ano eh, yung makikisakay ka lang na araw-araw. Ganun. Siyempre, kahit paano, medyo ano rin yun, medyo hassle yun sa iyo at saka doon sa may-ari ng kotse, kung sino man yung kaibigan mo, kamag-anak mo, o kung sino man. So yun, ano, mga kababayan, mahalaga talaga ang kotse. O I mean, kahit ano sasakyan, kapag dumating ka dito. Kasi may, lalo na kung mag-a-apply ka ng trabaho. Bakit ko nasabi yun? Kasi may mga companies na during interview, tatanong sa'yo na may sarili ka bang means of transportation para makarating sa trabahong o sa company na pupunta mo, magkatrabahohan mo. So minsan kasama yun. Hindi kasi, lalo na yung mga manufacturing, ano, hindi kasi lahat ng companies na pupuntahan mo o pag-a-applyan mo eh accessible sa public transportation, no? Yung mga train, buses, although pwede naman, kaya lang malayo ang aabutin mo, napaka, I mean, malayo lalakarin mo kung sakasakali. Kaya dapat pinag-iipunan mo yun kung sakasakaling mo, mag-overseas ka na o papunta ka na rito. Paghahandaan mo yon, mga kabalisong, kasi hindi naman dito nga katulad sa Pilipinas na 24 hours makaka-uwi ka pa rin sa bahay mo at makakapunta ka sa trabaho kasi isang katutak yung public transportation doon dyan sa atin. Dahil siyempre alam ko naman na hindi ngayon kasi nga may COVID. So dito limited, minsan kapag nasa regional ka pa napunta, minsan na 1 hour pa yung next bus, ganun. Tapos train ganun din, meron ding 1 hour, meron ding half an hour bago dumating yung train. Tapos kapag na-miss mo pa yun, so medyo mag-adjust din ng oras nun, diba? So yun yung mga bagay na dapat alamin. Kaya importante yung mga karamihan dito mga Pilipino na dumarating galing dyan sa Pinas, isa sa mga pinaghahandaan nila yung budget pagbili ng sasakyan. Mabuti sana kung yung trabaho mo walking distance lang, okay lang yun sa simula. Pero trust me, bibili ka pa rin ng sasakyan kasi mag-groceries ka, alam mo yun, may mga personal lakad ka, may mag-invite sa'yo. So hindi na po pwede yung lagi ka mga abala. Kaya hindi maganda, hindi advisable yung sabihin mo na sa sarili mo na okay lang ako dyan. At first siguro pwede for a couple of months or few months maybe pwede mong gawin yun. Tsaga-tsaga ka lang muna, then kapag naka-recover ka na sa budget, then sige, okay lang. So doon para sa mga kababayan natin na pupunta na rito, hopefully this year, kasi nga may COVID pa. So naka-lock yung or close yung mga borders. So maybe next year, pagdasal natin na makarating na kayo dito. So yun, at least pwede nyo pag-aralan, mga kabalisong. So yun yung mga bagay na gusto ko lang i-share sa inyo, no? Kasi at least sana kabayan, kung napapanood mo to, which I know napapanood mo. So yun, sagot ko na yung katanungan mo. Sana nakakuha kayo ng mga information dito sa sinabi ko. Kasi napaka halaga nito kung mag-migrate kayo dito. Lalo na kapag marami kayo. So, kung tatanong nyo ako mga kabalisong, ano, kung pwede bang magamit namin ang lisensya namin dito sa Pinas, sa Australia. So, pwede po yun. Pwede. Okay, so yun po kasagutan dun. Kung tatanungin nyo ako ng ganun, as far as I know, dapat professional license mga kabalisong, no?
Pero ilalagay ko yung link para malaman nyo kung ano yung mga requirements sa pag na-apply ng lisensya dito. Para ma-check nyo kahit na dyan kayo, para yun nga, mapagandaan nyo kung yung mga, ano, mga requirements. Okay? So, pwede. Pwede po yun. Paki-like and subscribe na lang. Like, share, subscribe. And be safe. And until next time. Thank you.